Nakapag-afford ka ba sa online class? Hindi po eh, lalo na pag mahirap ka. Ako nga po pala si Jade Torribionso at ako'y 21 years old at kasalukuyang nag-aaral sa Universidad ng Makati at kumukuha ng kursong Bachelor of Computer Network Administrator. Ngayon pandemic, ano pinagkakabalahan mo? Sa ngayon po, sa umaga po ay ako'y nag-online class at sa gabi naman po ako'y nag-extrang nagdi-deliver ng pizza. Kaya po ako nagdi-deliver para po ay may pang-load po ako sa pang-araw-araw na online class kahit papaano. Hindi po lahat ng pamilya kayang mag-paabit ng sarili nilang wifi sa bahay. Tulad ko, nagpapaload ako kasi dahil wala akong wifi sa bahay. Ako nga pala yung nagsa-sideline bilang delivery ng pizza, kakasabi ko lang kanina. Ito yung pagmamayari ng aking kababata na dahil nag-franchise sila ng kanilang pizzahan at inalok ako na ako'y mag-deliver daw. Eh saktong may bisikleta ako, kaya tsaka pandemic din ngayon, kailangan ko ng load para sa online class. Tinanggap ko na yung offer nila. Wala naman silang oras na hinihingi, kumbaga, na pagde-deliver ko. Kasi tuwing pagtapos ng online class ko, diretso na ako sa kanila, pwede na ako mag-deliver. Troy, deliver mo na to sa may ano, Patero, Almeda. Nasa page natin yan. Sa madaling salita, online class sa umaga, deliver sa gabi. Yung pinikita ko naman ay sapat lang sa pang-load ko ng online class. Tsaka hindi naman kasi araw-araw laging may nagpapadeliver ng maramihan. Minsan nakakatatlo lang ako, lima. Daboy po. Salamat. Tsaka yung pinaka mahirap na experience ko is yung naulan pa tapos ang hirap panapin ng bahay nila. Kasi sila pa yung nagagalit. Ayaw kasi nilang lumabas kasi. Kaya ganun. Kaya napakahirap talagang mag-deliver lalo na pag naulan. Tapos tago pa yung bahay nila. Sila pa yung magagalit. Siguro nakakaano lang ako doon. 30 or 50 kada deliver. Yun na yung minimum ko. Sapat lang talaga pang online class. Ano masasabi mo sa online class? Siyempre, minsan mahirap kasi hindi naman lagi-lagi malakas yung signal. Minsan choppy yung probe kaya hindi mo naiintindihan yung mga sinasabi. Siyempre, minsan naman nakawalan din ang signal, napuputol ka. Parang nabibitin yung lecture, kumbaga. O kung may magpapagawa man ng quiz or assignment. Siyempre, mahirap pa din kasi sabay-sabay yung pinapagawa. Tsaka hindi lang naman sila yung probe. Tsaka isa lang rin naman ako na gumagawa. Yun, mahina pa net. Yun rin yung main na problema. Kaya yun. Pabor ka ba sa online class? Ngayon oo. Kasi kasalukuyan ako'y 4th year na. Siyempre, kailangan kong graduate. Kailangan ko rin magsipag para sa future ko. Siyempre, pag-graduate ko, kailangan ko rin maghanap ng trabaho agad. Para may financial rin naman ako at saka makatulong sa magulang. Ngayon pa nga lang, mahirap na eh. Paano na kaya pag tumagal pa? Tsaka hindi naman lahat ng pamilya ay kayang mag-afford ng cellphone, wifi para pang online class ng mga bata, syempre. Syempre, financial din, tsaka yung gadget. Lalo na pag nasira pa yung gadget, syempre mamaproblema ka pa. Tsaka napakahirap matuto sa online class. Hindi naman yung sobrang hirap. Parang iba lang talaga yung presence ng sa mismong school ka na, tsaka sa online class. Mas maganda kasi talaga pag nasa room ka kasi mas matututo ka, mas nakakapag-focus. Eh, kaso sa online, medyo choppy o kaya nakawalang signal. Kaya yun yung main na problem. Eh. Siyempre, hindi naman tayo lahat-lahat pare-pareho ng abilidad para matuto. Yung iba, fast learner. Yung iba rin, slow learner. Siyempre, advantage yun sa mga fast learner. Kumbaga, pabor sa kanila yung online class kasi mabilis silang matuto. Siyempre, yung ibang bata na mabagal matuto, siyempre, parang ano sa kanila, na nakakaano sa kanila yun. Mahirap, kumbaga. Hirap talaga. Tsaka hindi naman tayo lahat-lahat pare-pareho ng learning capabilities. Siyempre ngayong pandemic, napakahirap para sa ating mga tao. Kaya kailangan nating mag-step forward para naman tayo umangat sa buhay. Kahit naman na may pandemic, kailangan pa rin nating magsumikap. Hindi lang yung mapapahirap.